Kung kayo ay nasa sales o kung kayo ay nasa real estate, mahalaga po na ma-set po natin yung ating tamang mentality. I-share natin yung 7 mental laws of selling. Sabi nga po dito, if you change the quality of your thinking, you change the quality of your life. Law number 3 is law of control. Ano bang ibig sabihin natin ng law of control? You feel good about yourself to the degree to which you feel you are in control of your own life. Isishare ko lang din dito yung aking experience siguro. No? I hope makarelate kayo dito sa aking sharing. Matagal din tayo nagtrabaho sa corporate world, no? From 2005 to 2014, that is 9 years. Ako yung tipo ng CPA, ng accountant, no? Na hindi ako nagtatagal ng 2 years sa isang company. Maliliit lang na company yung mga pinasukan ko, pero I'm very fortunate na hindi ako napasok sa mga malalaking company. Hindi ko sinasabi na hindi maano sa malalaking company, hindi maganda sa malalaking company, no? Well compensated ka talaga doon sa malalaking company. Pero I mean, sa maliliit na company, nakakausap mo talaga yung may-ari ng kumpanya at nakukuha mo kung ano yung mentality niya. Unlike sa malalaking company na kausap mo lang yung pareho mo lang din na employee o yung head mo, di ba? So yun yung kainaman kung sa maliit ka na company dahil nakakausap mo yung boss mo at mas marami kang responsibility. At yun ang good thing kung ikaw ay may entrepreneurial spirit, no? Ang isa lang disadvantage na tingin ko sa corporate world, especially kung ikaw yung katrabaho, you are not really, you don't have the feeling na you are in complete control sa ginagawa mo. Di ba? Kasi nga, syempre, kailangan mo pa magpaalam sa boss mo, ganyan-ganyan. Ito naman yung advantage ng nasa sales ka o pagiging entrepreneur o nasa business ka. Because you feel that you are in control of your own life. Yung mga decisions, ganyan. Siguro kaya hindi rin ako talaga totally naging nagtumagal, no, sa corporate world, no, pero nakatulong pa rin yung mga experiences natin doon. Kasi ang feeling ko kasi gusto ko talaga yung ako yung boss, kumbaga control ko yung mga gagawin ko, yung isipin ko. So yun yung aking sigurong happiness, no, na meron akong control. Kasi papansinin niyo kung tayo nagtatrabaho tayo sa ayaw nating trabaho, tapos feeling natin yung boss natin sobrang hindi maganda yung attitude, di ba? Hindi ka nakakapag-perform better. Okay? So ito yung essence ng law of control na it is a feeling that you're in complete control of what you do and everything that happens to you. Kasi nga mas makakapag-perform tayo better. Di ba? But of course, syempre, hindi porket nasa sales ka o nasa business ka, feeling mo totally in control of your life, no? Of course, syempre, may mga factor dyan like meron tayong iba dyan na halimbawa, kontra dito yung parents mo, di ba, sa ginagawa mo, kontra dito yung asawa mo o kontra dito, di ba? So, feeling mo wala kang control dun sa mga decisions mo, di ba? So, sa atin, kung tayo ay nasa sales, especially kung tayo ay nasa sales, ito yung kailangan nating ma-embody na meron tayong control dun sa ginagawa natin. At yan yung advantage ng nasa sale at nasa business. Okay?